Hello guys, so welcome back sa ating channel. So sa video na to guys, isa gusto ko lang i-share yung ating inverted na Icon 2300 inverted heatsink, no? Na hindi natin i-DIY kasi na-DIY na ni Manong Charlie, di Tito Christian pa lamang, no? So gusto ko lang i-share din na okay naman yung ganitong version na naka-inverted. At kagandahan kasi guys is yung blower natin nasa ibabaw na. Itong fan na to o blower na to guys is nakalagay dun sa heatsink ng CPU ng computer, kaya talagang pang heatsink tong fan na to. Yun. So gusto ko lang i-share kasi before kasi nasa likod yung ating blower o fan, nasa likod siya. At wala tayong stand kaya na medyo nabubuwal. So ang ginawa natin, napunod ko yung video ni Manong Charlie, so inverted natin. And then yung nakikita dito sa cable. So tinali ko siya dito sa gilid para in case na mag-trigger na yung ating ayan, temperature controller is hindi gagalaw. So yun lang guys, at gusto ko lang share yung ating inverted heatsink. Pros nya, yun nga, maganda yung cooling system nya kasi nasa ibabaw na. Unlike before kasi nasa ilalim. So ngayon nasa ibabaw, kaya pwede mo nang maglagay ng blower dyan sa ibabaw mismo. Ang cons lang nya yun, medyo dumihin to for sure. Kasi before kasi natakip yung eto, tinatakpan natin. Ngayon hindi natin pwedeng takpan. So yun lang naman. And then syempre yung kanyang speaker medyo malakas kasi kulob o nasa ilalim. Kaya ano. Sa totoo lang guys, yung mga ibang version nito, yung unang-unang version niya, yung 2000, yung lolo niya naka-inverted to. Yung 2000, 21 hanggang 22 naka-inverted guys yung ganalang heatsink. So dito lang kay 23 nasa ibabaw yung speaker. So nasa ilalim to. So yun lang, gusto ko lang i-share. At quick video lang naman guys. And so far so good. Okay. Check in this morning.
Please observe 3 seconds gap between transmission. Thank you in 73. Dati kaya ni C5.